Recipe number 41, pansit bihon. Ito po yung mga ingredients. Gagamit po tayo ng baboy. Pinakuluan po yan. Carrots. Celery. Onions and garlic. Repolyo, bihon noodles, pinabad po sa tubig yan ng 10 minutes para po lumambot. Gagamit din po tayo ng toyo. Yan po yung pork stock natin. Yan yung pinagpakuluan ng baboy kanina. Meron pa po hindi nasama sa video, yung pong oyster sauce tsaka yung paminta. Umpisa na natin, mag-isa po tayo ng bawang. Medyo i-toasted natin konti lang. Dapat medyo may pagkakuha siya, golden brown. Shoutout sa CGIF and TMM. Hello po sa inyo. Ayan, medyo golden brown na yung ating garlic. So, pwede na natin add yung sibuyas. Ayan, make sure na magiging caramelize yung ating sibuyas. Ngayon, add na natin yung ating pork baboy. Yan, haluin lang na maayos. And then, pwede tayo mag-add ng toyo. Hindi natin kailangan gumamit pa ng asin. Toyo lang. Sapat na. Maglalagay pa po tayo mamaya ng konting toyo. Kumbaga, yan pong kinabit natin para lang dumikit sa ating pinakuluan baboy. Yan na po, oyster sauce. Yan, naglibig pa ng soy sauce. Naglagay din ng paminta. Ngayon, pwede natin ilagay yung pork stock natin. Yan yung pinagpakuluan ng baboy. Kung tatanong niyo po ano po yung mga inilagay ito sa pinagpakuluan na yan, celery, bawang, at saka dahon ng laurel. Pwede na po yun. Ngayon, naglagay po ng celery natin. Celery, tsaka po carrots. Haluin lang, tapos pakukuluin natin yan ng 5 minutes. Kailangan kumukulo siya. So, high heat yun. Dapat i-turn yung stove nyo ng high heat. Okay, okay na. So, after 5 minutes na, lagay na natin ang ating repolyo. Masarap sa pansit yung maraming repolyo. And also, mas maganda dyan, half cook lang siya. Huwag masyadong papakaluto. Yan, haluin lang na maayos. Halo, halo,
haluin mo. Tangina boss mo, ako lang nakanta. Yan. Pinokey yan, no? Chalap. Yan naman, chalap. Baka magtanong kayo, bakit ang dami niluluto? Kasi po yung time na yan, birthday po ng aking pamangkin. Yan, kaya may konting salo-salo. Ngayon po, tatakpan natin yan. Pakuluan natin ng 5 minutes ulit. Yan, medyo parang half cook lang yung ating repolyo ngayon. I-set aside natin yan for toppings. Magtitira na lang tayo ng konti. Yan. For toppings yung mga yan. Gagamit ka ng tinidor, unang sandok mo pa lang, toppings na. Ayun, kamay pa sa sandok mo. Okay, lalagyan natin rin ng toyo. Ang maganda pong gawin dyan is tikman nyo na muna bago natin ilagay yung bihon noodles natin to make sure na okay ni lasa sa inyo. Make sure po na may konting alat siya para po dumikit sa bihon noodles natin. Kasi po kung matabang yan, lalo pa pong tatabang pag nilagay nyo yung bihon noodles. And lalagyan na natin yung bihon noodles natin. Make sure po na ibabad nyo muna sa tubig yan, ha, ng 10 minutes. Kasi pag hindi nyo po ibinabad yan, para kayong kumakain ng chicharon. Ano yun? Chicharon pancit. Kasi pumatigas yan. Yan, halo lang. Tapos gugupitin po yan. Huwag nyo po kaya mahaba-mahaba yung ano niya. Gugupitin nyo po yan. Yan, haluin na natin. So, ang ano po, ang pansit, ang paghahalo ng pansit, continuously. Haluin mo ng 10 minutes muna. Tapos pwede mo siyang itikman kung okay na yung noodles niya. Ganun ang pansit. Sabi nga, kapag may tiyaga, may nilaga. Kala ko, kapag may tiyaga, may sinigang. Kaya tiyagain maghalo, okay? So, 10 minutes. Haloin ng ganyan. Kasi need natin na dumikit yung sauce. Yung soy sauce sa ating bihon noodles. Hindi lang po yun. Pero ang pinaka-importante din dyan, para hindi masunog, haluin mo hanggang sa ilalim. Haluin mo. Kung kailangan sumisid ka na sumisid dyan, sumisid ka na. Sumisid ka na? Nabiro lang po yun, ah. Yan. Kasi po, pag hindi mo po hinalo yung pinaka-ilalim yan, may possibility na masunog ang ilalim. Kaya din po hinahalo din niya ng continuously para po equal yung maluto. Lahat ng noodles maluluto. Yan, okay na po yung ano. Halo lang, halo. Malapit na maluto. Oy, ano yan? Haluin. Yan, ang sarap na pansit. Ang chalap. Yan, okay na po. Luto na po ang ating pansit. Maraming salamat. Sana po ay
naaliw kayo sa aming recipe ngayon. Nakakagutom ba? Ako, nagutom ako eh. Kayo pa kaya? Salamat!